And welcome back guys to another video. In this video nga guys, I will be trying out Korean makeup. Also parang Korean makeup haul na rin to. Kasi nga bumili ako ng mga Korean makeup sa Shopee. And yung mga nagastos ko ay umabot ng 1,700 ata. Or 1,500. Konti lang naman yung mga nabili kong Korean makeup sa Shopee. Kaya kung mapapansin nyo, may mga kulang na makeup. Yung ako bumili ng eyeshadow, ng eyeliner, ng mascara, ng blush. Ayun, hindi ko lang yung mga makeup na wala ako as of the moment. Sana mag-enjoy kayo sa video natin ngayong araw na to. At kung may mga suggestions kayo for my future videos, huwag na kayong mahiyang mag-comment sa comment section below. And huwag na tayo magpaligoy-ligoy pa. Let's get started na sa video. So pa, magsisimula muna tayo sa fresh face. Nakapaglagay na ako ng toner. Ang next naman na ilalagay ko ay itong aloe vera plus vitamin C from Brilliant Skin. Gamit ko lang ng product na to and napapansin ko na kagad yung changes na nangyayari sa mukha ko. Pero as you can see, marami akong mga pimples ngayon. Kasi tinubuan ako biglaan. Pero nawawala na rin siya. Lalagay ako ng pimple killer tuwing gabi. Mag-start na tayo ilagay ito sa ating face lock. Paborito ko dito is alcohol-free siya at saka napaka-hydrating niya at saka moisturizing. Kakatapos ko lang kasi gumamit ng rejuvenating set. Kaya kailangan ko ng ng isang product na hydrating sa mukha. Kasi nga parang medyo nag-dry yung mukha ako simula nung gumamit ako ng rejuvenating set. So, a-apply muna natin to dito sa ating face. Habang hinihintay natin matuyo yung nilagay natin kaninang product sa face natin, ay gagawin ko na yung aking eyebrows. So, yung mga Koreans, kilala sila sa pagkakaroon ng straight eyebrows at hindi ganun ka-sharp. Gagamitin ko itong eyebrow pencil na napili ko sa Shopee. And ito ay ang 3W Finish Auto Eyebrow Pencil. Ito yung gagamitin natin sa paggawa ng Korean-inspired eyebrows. And nasa shade ako ng gray. Sabi kasi na mas magandang gumamit ng 2 shades lighter sa buhok mo. Kaya gumagamit ako ng gray. Para kasing nagbibigay siya ng mas natural eyebrows sa akin. And kukunin ko lang itong compact ko na galing sa Maybelline. And gagamitin ko yung salamin neto. And mamaya, gagamitin rin natin itong powder na to sa ating face. Ang next na gagawin natin ay diretso na tayo dun sa ating foundation. And hindi ako gagamit ng foundation na sobrang heavy at saka matte. Kaya gagamitin ko itong Magic Cushion Cover Lasting from Misha. Ito siya. Kita ko to sa TikTok and marami nagsasabi na sobrang ganda ng cushion foundation na to. Kaya ayun, naisipan ko bumili and nabili ko lang siya ng murang halaga. Nung bumili ako ng cushion, bumili na rin ako ng refill nito. Ito yung refill niya and ito yung mismong cushion sa loob. Hindi na tayo magko-concealer kasi parang ambigat na. Tsaka maganda yung coverage ng Misha cushion na to. Kaya gagamitin na natin to kagad. Ang ganda-ganda ng box niya. Sa may yung loob, nandito siya. Nandito yung mismong cushion at saka nandito rin yung refill niya. I am in the shade of 21. Medyo maputi ako ng konti. Kaya pinili ko yung 21. Ito yung mukha ng mismong cushion. Ayan siya. And kapag bubuksan mo lang siya, pindutin mo lang ito. And ayun. So nagamit ko na to nung nakaraang New Year. So pangalawang beses ko lang to gagamitin sa inyo. Ipapakita ko na sa inyo kung gaano kaganda itong cushion na to. Kuha ko ng product. Ilalagay na natin ito sa ating face. So, mag-i-start muna tayo dito sa part na to. Laki ng pinagkaiba. Parang nagkaroon ako ng bagong mukha, ng bagong balat. And ayun, ang ganda diba ng coverage niya. Tutuloy ko na ang paglalagay nito sa aking mukha. So, I'll be right back. As you can see, sobrang nagbago yung mukha ko. And na-hide niya yung mga redness kanina sa mukha ko and yung mga iba kong pimples. Katapos nun is, pupunta na tayo kagad sa eyeshadow. Ang eyeshadow na gagamitin natin ngayong araw na to ay from EB Advanced, which is the Uncovered 2 12 Color Eyeshadow.
gagamitin natin ito ngayon. Para sa more natural look, kukunin ko itong te dito. Alagay ko lang ito sa buong eyelids ko. Using the same brush, ay kukunin ko naman itong parang smoky color dito. Kukunin ko lang ito and ilalagay ko lang dito. So, kailangan kasi natin maging natural to as possible. Kaya ang ginagawa ko is, ginagawa ko lang sobrang light yung makeup. Nagawa ako ng kaunting shadow dito sa ating mata. Pagkatapos nun ay kukunin natin itong parang coral shade na medyo sparkly. So kukunin natin to. Gagamitin ko itong hintuturo ko at ilalagay ko yung my inner corners sa ating mata. Kunin natin ulit yung shade na kinuha natin dito. At ilalagay natin ito sa ilalim ng ating lash line. Lalagay tayo ng white eyeliner dito sa ating inner corners. Pati na rin dito sa ating ilalim ng mata. And kukunin ko itong Fashion 21 white eyeliner. Gusto ko sa eyeliner na to is parang meron siyang pang blend dito sa dulo. And pwede natin itong magamit. Kung maglalagay lang ako dito sa ating inner corners, lalagay rin ako dito sa ilalim ng ating mata. Pagka sobrang, pwede natin ito i-blend. Kunin ko itong eyeliner at ilaline ko na yung aking mata. Sisimula muna ako dito sa taas. Ang gagamitin kong eyeliner ay galing sa Caroline. This is the Caroline Drop Ink Liner Waterproof. Pag Korean makeup, natural as possible. Hindi natin kailangan mag-gleam ng eyeliner. So, ang gagawin ko dito is, ibababa ko lang ito. As you can see, nag-iba nga yung mata ko. So tayo sa eyeliner. Ang next naman ay ilaline pa natin itong babang part ng ating eyelashes. And kukunin ko ulit yung eyebrow pencil na ginamit ko kanina. Ilaline naman natin yung lower lash line natin. Kukonnect natin ito sa ginawa nating liner. Next naman na gagawin natin is gagawa tayo ng parang eye bags dito sa ating mata. Ang tawag ata dun ay egg yolk. Egg yolk. Trend yun dun sa Korea. Ang gagawin natin is gagawa tayo nun. Nagusto ako eh, i-drawing ko lang yun. Pagkatapos ko yan gawin is i-blend ko siya. Kukunin ko ulit itong eyeshadow palette galing Idea Dance. And kukunin ko ulit yung glittery shade na ginamit natin kanina. Para-highlight ko lang yung gitnang part na ito. I am not a huge fan of blushes. Kaya kung mapapansin nyo, hindi ako masyadong nagbablush. Pero for the sake of this video, gagamit tayo ng blush. And yung gagamitin natin yung blush ay cream blush. And this is from EB Advanced ulit. This is EB Matte Color Stick. Kukuha lang ako ng konting amount. Konti. And ipapat na natin ito sa ating cheeks. Tapos ang blush ay magpa-powder na tayo. So kukunin ko itong Maybelline New York Superstay Full Coverage Powder Foundation ko. Kukunin ko itong brush kong to at ipapat ko lang to all over my face. Kukunin ko itong Nivea Watermelon Shine. Ito ay isang lip balm para naman hindi dry ang ating lips. Kukunin ko na itong mga lip tint ko. Ito yung mga lip tint na binili ko. Ang gagamitin ko lang for gradient lips ay itong number 9, which is the Forevera Tint. At saka itong number 8, which is the Forevera Velvet. I'm so sick of you just playing games. I'm pretty sure I hate you. Maglalagay na tayo dito sa ating lips. Kukunin ko itong Forevera Ink Velvet. It is in the shade of Cell Outer. Lalagay na natin to sa ating lips, pero dito lang sa inner part ng ating lips. Kukunin ko lang itong sponge na kasama dito sa powder ko kanina. And gagawa lang ako ng medyo gradient pa effect.
Meron akong bangs, pero ang haba niya na, and hindi ako marunong mag-style ng bangs ko, kaya hindi ko na siya ini-style. Punin ko lang itong headband ko, and i-style ko lang yung sarili ko sa gilid.